Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello everyone and welcome back to my channel. So for today, ito na nga ang episode nga ngayong Monday dito nga sa Huwag Kang Mangamba. So mag-uumpisa ang ating episode nga ngayong Monday dito nga sa Flashback nga ulit. So magpapatuloy nga tayo dito sa Flashback. Ito nga si Agatha nung pagkahampas nga niya dito nga kay Fatima ng kanyang trophy ay nawalan nga dito ng mali ito nga si Fatima. Kaya naman ito nga si Agatha dito ay takot na takot nga siya dito ng nilapitan nga niya dito ito nga si Fatima na wala ng buhay. So habang tinitingnan nga o nilalapitan na nga ni Agatha ito nga si Fatima na walang malay ay bigla nga dumating dito ito nga si Deborah. So ito nga si Deborah ay nagulat nga siya dito dahil na nga ay nakita nga na dito na walang malay na nga ito nga isang babae. So ito nga si Deborah ay tinatanong nga niya dito ito nga si Agatha kung sino nga daw ba itong babaeng nakahiga nga daw dito nga daw sa kanilang bahay. So ito nga si Agatha ay sinabi na nga niya dito nga kay Deborah na itong babaeng nakahiga dito ay ito nga daw yung asawa nga daw ni Samuel na Fatima. Kaya nga ito nga si Deborah dito ay nagulat nga siya dito at tinatanong nga niya dito itong si Agatha kung ano nga daw ba ang ginawa nga ni Agatha dito nga kay Fatima. So doon nga natapos nga ulit itong ang flashback na pinapakita tuwing mag-uumpisa nga ang episode nga. Patuloy na nga tayo dito nga kay Joy. So ito nga si Joy ay nananatili pa rin siya nga dito nga sa cabinet kung saan nga kinulong siya dito nitong nga ni Agatha. So ito nga si Joy ay naaalala nga niya dito nung kung bakit nga siya natatakot tuwing ikukulong nga siya ni Agatha dito nga sa cabinet dahil na nga rin siya nakita nga niyang mata nung kinulong siyang minsan nung pagkakahampas nga ni Agatha dito nga kay Fatima nung nawalan nga ng mali ito nga si Fatima nung sumugod nga ito dito nga sa bahay nga nila Agatha para kunin nga ito ng kanyang anak na si Joyce. Pero hindi nga alam ni Joy dito na yung nakita nga niya dito nakahalandusay ay yun na pala yung tuntuon niyang ina. Ito nga si Deborah ay tinatanong nga niya dito ito nga si Agatha kung bakit na naman daw ba kinulong nga daw ulit ni Agatha ito nga daw si Joy kasi nga daw ay hindi na nga daw ito bata para nga daw ikulong ulit ng parang bata nga daw ulit. So ito nga si Agatha ay nananindigan nga siya dito na sinasabi nga niya dito nga kay Ate Deborah niya na dapat nga lang daw yun nagawin nga daw dito nga daw kay Joy para nga daw magtanda nga daw ito nga daw si Joy at hindi na nga daw ito makipag-usap pa dito nga daw sa bulag na si Mira. So habang nag-uusap nga dito ito nga si Deborah at ito nga si Agatha ay bigla na nga dumating dito ito nga si Maximo. So ito nga si Maximo nung nakapasok na nga siya dito nga sa kanilang bahay ay agad-agad nga niyang binalita nga dito nga kay Deborah at ito nga kay Agatha na wala na nga daw ito nga daw bulag na si Mira at siniraan na nga daw niya dito ito nga daw si Mira sa mga tao para nga daw hindi nga paniwalaan na naggagamot o naghihimala nga rin daw ito nga daw si Mira dito. Pero ito nga si Deborah dito ay sinasabi nga niya dito na yun nga daw ang nararapat nga daw dito nga daw sa mga sinungaling at manlulokong tao nga daw. So dagdag pa nga dito ni Deborah na baka nga daw ito pa nga daw si Mira ang maging hadlang nga daw sa mga pag-angat nga daw niya dito nga daw sa panggagamot at panghihimala nga daw dito at paghihimala nga daw dito nga daw sa kanilang lugar at dito nga daw sa Hermosa. So nga dito o nagpakita na nga dito ito nga si Bro kahit hindi nga niya nakikita dito dahil na nga ay ito nga si Mira ay bulag. So naramdaman nga lang niya at nahawakan nga niya dito kaya nga niya napatunayan nito na ito nga si Bro ang kausap niya o ang kaharap niya dito. So ito nga si Mira ay tinatanong nga niya dito ito nga si Bro kung siya nga daw ba ang dahilan nga daw kung bakit nga daw siya muling nabuhay. Pero nga ito nga si Bro ay sinasabi nga sa kanya na
yun nga daw ang nararapat at yun nga daw ang dapat mangyari. Kaya nga ito nga si Mira ay tuwang-tuwa nga siya dito at nagpapasalamat nga siya dito kay bro dahil nang karin daw ay binigyan pa nga daw ulit siya ng isa pang pagkakataon. So ito nga si bro ay sinasabi nga niya dito nga kay Mira na kailangan nga daw niya ng tulong nito nga daw ni Mira. So ito nga si Mira ay nagtatanong pa nga dito nga kay bro kung paano nga daw sa makakatulong dito nga daw kay bro. So ito nga si bro ay sinasabi nga niya dito na gawin nga daw ni Mira at ipahayag nga daw niya dito sa mga kababayan niya o sa lugar nila dito nga sa Hermosa at ipahayag nga daw nito nga daw ni Mira na wag nga daw susuko itong mga kabarangay nga daw nila o ito nga daw mga tao at malagi pa rin daw itong magdasal para nga daw ay maligtas nga daw sila. So ito nga si Mira ay tinatanong pa nga niya dito ito nga si Bro kung paano nga daw na gagawin ito dahil na nga rin sa kanyang kalagayan. So bago pa nga makasagot nga ito nga si Bro ay bigla na nga ito naglaho dahil na nga rin ito nga si Barang ay dumating na nga dito at tinatawag na nga niya dito ito nga si Mira dahil nga ito nga si Barang ay kumuha nga siya ng tubig para ipainom nga niya dito nga kay Mira. So ito nga si Mira ay agad-agad nga niyang binalita dito nga kay Barang na nakita at nakausap nga daw niya dito ito nga daw si Bro. Pero ito nga si Barang ay sinasabi nga niya dito na andito nga lang daw ito nga si Bro at nakikita nga niya dito. Ibig sabihin, itong sinasabi nga ni Barang dito na nakikita niya si Bro ay ito nga yung estatwa na nilinis nga niya. Para, so pinapakita nga dito ito nga si Pio at ito nga si Rapa ay nakipagkita nga sila dito nga sa kanilang mga barkada o kaibigan. So habang nagbabanding nga sila dito at nag-uusap-usap ay nakita nga dito ni Rapa ito nga nagtitrending nga dito nga sa kanilang bayan ay ito nga yung panggagamot nga ni Deborah at nakabuhay nga si Deborah dito ng isang patay. So ito nga si Joy ang nabuhay nga niya dito at itong ang videong ito ay nagtitrending na at nakita na nga nila dito at ito nga si Rafael dito ay curious na nga siya dito nga sa babaeng binuhay nga nito nga ni Deborah. So dito naman tayo kay Sophia at ito nga tayo kay Joy. So ito nga si Sophia ay nagpapalanig na nga siya ulit dito nga kay Joy at naghahamon na naman ng away ito nga si Sophia. So ito nga si Sophia ay sinasabi nga dito o nagpapalanig nga siya dito na marami na naman daw hugasin dito nga daw sa kanila at kanina pa nga daw lance daw ito. At pinupunto nga niya dito na ito nga si Joy dapat nga daw ay maghugas na nga daw dito ng mga pinagkainan nga nila kasi nga daw ay hindi nga daw siya dito bisita at hindi nga daw siya dito special hindi porkit nga daw binuhay nga daw siya o nagkasakit nga daw siya ay magiging special na nga daw ang pakikitungo nga daw dito nga daw sa kanya. So ito nga si Joy ay tinarayan na nga niya dito o sinungitan na nga niya dito itong ang kanyang kapatid na si Sophia dahil na nga ito nga si Sophia ay nagmamaldita na naman dito at kung ano-ano na naman ang sinasabi nga ni Sophia dito nga kay Joy. So ito nga si Joy ay sinasabihan na nga niya itong ang kanyang kapatid na si Sophia na napaka-arte nga daw nito at nung bata nga daw sila ay naliligo pa nga daw ito nga daw si Sophia sa kanal at ngayon nga daw ay napaka-arte nga daw nito at papansin nga daw ito at KSP nga daw ito. Pero nga ito nga si Sophia ay tinatanggi nga niya dito itong mga sinasabi ng kanyang kapatid na si Joy. So ito nga si Sophia ay sinasabi na nga niya dito nga kay Joy na hindi nga daw siya naniniwala na ang Diyos nga daw ang bumuhay nga daw dito nga daw kay Joy kasi na nga rin daw ay napakasama nga daw ng pag-uugali nga daw nito nga daw ni Joy. So patuloy nga sila nagsisigawan dito at nagsasagutan nga sila hanggang sa dumating na nga ito nga si Agatha at nung dumating na nga ito nga si Agatha ay sinitan na nga niya dito itong dalawang magkapatid na nag-aaway at nagsisigawan nga dito. So ito nga si Sophia ay sinasabi nga niya dito nga kay Agatha na sinasabihin lang naman daw niya itong kanyang ate Joy na maglinis o maghugas nga daw ng mga pinagkainan. Kaya nga ito nga si Sophia ay tuluyan na nga umalis nga dito nga sa kusina at iniwan na nga na dito ito nga si Joy at ito nga si Agatha. Kaya nga nung nakaayos na nga ito nga si Sophia ay kinausap na nga ni Agatha ito nga si Joy at sinasabihan niya at binabantaan na nga ulit ni Agatha ito nga si Joy na pag hindi pa nga daw ito tumigil ay ibabalik nga daw niya ulit ito nga si Joy dito nga daw sa cabinet. So ito nga si Joy nung sumagot nga siya dito at sinasabi nga niya dito nga kay Agatha na alam naman doon ni Agatha dito na may phobia na nga ito nga si Joy dito nga sa pagkukulong nga daw na ginagawa niya dito nga daw sa cabinet ay bakit nga daw inulit na nga daw niya ulit na ikulong nga daw ulit ito nga si Joy dito nga daw sa cabinet. So ito nga si Agatha ay sinasabihan na nga niya dito itong si Joy na pag hindi pa rin nga ito tumigil at pag hindi pa nga lang daw ito tumigil at nagtino pa nga daw ay ikukulong pa rin niya ulit ng paulit-ulit nga daw ito nga daw si Joy dito nga daw sa cabinet at tantanan na nga daw niya dito ito nga daw si Mira na isang bulag nga daw at layuan na nga daw niya ito at hindi nga daw ito nakakabuti nga daw dito nga daw sa imahe nga ng kanyang tita Deborah.
So ito nga si Agatha is sabi nga niya dito nga kay Joy na inaalaga lang naman daw niya ang imahing nga daw nito nga daw kanyang kapatid na si Deborah, dahil nga ay ito nga si Deborah ngayon ay patuloy na sumisikat nga sa panggagamot nga o panghihimala nga dito nga sa kanilang lugar dito nga sa Hermosa. So ito nga si Agatha ay sinasabi nga niya dito na pinoprotektahan lang naman na dito ito nga daw kanyang pamilya. Pero nga ito nga si Joy nung sumagot nga sa dito ay tinatanong nga niya dito ito nga kanyang mami Agatha na hindi nga daw basta parte ng kanilang pamilya. Pero nga si Joy ay tinatanong nga niya dito itong si Agatha kung bakit nga daw ba hindi nga daw niya matanggap na ituring nga na kunay na anak nga rin daw siya nito. Nilik nga niya dito nga kay Joy itong ang tanong niya na hindi nga daw karapat-rapat na gawin na tunay na anak nga daw ito nga daw si Joy. At ito nga si Agatha ay nadulas na nga dito at nabanggit nga niya dito itong nanay nga ni Joy at nagmana nga daw ng ugali nga daw ito nga daw si Joy dito nga daw sa kanyang nanay. So ito nga si Joy ay nagulat nga sa dito at tinatanong nga niya dito itong si Agatha kung ano nga daw ba ang ibig sabihin nga daw niya tungkol nga daw dito nga daw sa kanyang nanay. So ito nga si Agatha ay hindi na nga nasasamagot dito ay dahil na nga rin ay baka kung ano pa nga ang masabi nga niya dito dahil sa mga pinapakita ng flashback na ito nga si Agatha ang may kagagawan nga sa pagkawala nga ng malay nga nito nga ni Fatima. At aabangan pa nga natin dito kung buhay pa nga ba o patay na nga ba ito nga si Fatima na nanay nga dito nito nga ni Joy at nito nga ni Mira. So ito nga si Agatha ay nakita nga niya dito itong mga dinodrawing nga ni Joy na isang devil nga dito at namumula nga dito itong mga mata. So ito nga si Agatha ay tinanong nga niya dito itong si Joy kung bakit nga daw ba nagdodrawing ng ganito nga itong si Joy. So ito nga si Joy ay pinaliwanag nga niya dito na ang akala nga daw niya dati ay hindi nga daw totoo itong nga daw mga nakikita niya at itong nga daw mga dinodrawing niya. At ngayon nga daw ay napatunayan nga daw niya dito na totoo nga daw ito at nakikita nga daw itong mga ganitong itsura. So ito nga sila Rapa ay napatrobol nga dito at napaaway nga sila dito nga sa isang bar kung saan nga sila nagkita ng itong mga kaibigan nga niya. So ito nga sila Rapa ay nakakipagbugbugan nga dito nga sa taong nakasagutan niya o nakabangga nga niya dito nga sa bar. So ito nga pakikipag-away nga ni Rapa dito nga sa bar ay nakaarating na nga dito nga sa kanyang kuya o dito nga sa kanyang kapatid na si Miguel. So ito nga si Miguel ay agad-agad nga niyang pinuntahan dito itong kanyang kapatid dahil na nga rin ay napatrobol nga ito at sinabi na nga dito ni Miguel dito nga sa kanyang lolo na ito nga daw kanyang kapatid na si Rapa ay napaaway nga o nagbol niya. Kaya nga ito nga tatay nga dito ni Pio ay agad-agad nga lumeskyo nga dito nga kay Rapa upang ayusin nga ito nga gulo na nangyari nga dito nga sa bar. So ito nga tatay ni Pio dito ay nakikipag-usap na nga dito nga sa may-ari ng bar at inaasikaso na nga nila dito na patawarin na nga daw itong at patawarin na nga daw nila dito ito nga daw mga bata at hindi naman daw sinasadya ito nga daw gulo na nangyari dito nga daw sa kanilang bar at dodoblehin na nga daw nila ang bayad dito nga daw sa manasira ng pangyayari nga dito nga sa gulo dito nga sa kanyang bar. So kaya dito ay naayos na nga dito ng tatay nga ni Pio ito nga gulo na nangyari dito nga kay Rapa at dito nga sa nakabangga nga niya at pati na nga rin dito nga sa may-ari nga ng bar na pinagganapan nga ng gulo. So ito nga si Mira ay nagdadasal nga sa dito nga kay bro at humihingi nga ito ng gabay upang matupad nga daw niya itong pinag-uutos nga daw sa kanya ni bro at gagawin nga daw niya ang lahat upang maipahayag nga daw dito nga daw sa kanilang bayan na palagi pa rin nga magdasal dito nga daw kay bro para nga daw ay magkaroon nga ng kapayapaan nga daw dito nga daw sa kanilang lugar. So ito nga si Batang dito ay lumapit na nga rin dito nga kay Mira at may daladala pa nga itong kandila at nagdadasal na nga rin nga ito nga si Batang at sinasabi nga niya dito ito nga kay bro na sana nga daw ay magpakita nga rin daw ito nga daw si bro dito nga daw sa kanya kasi nga daw ay gusto nga daw niya itong makita at sana nga daw ay palagi nga daw silang gabayan nga daw nito nga daw ni Mira sa araw-araw nga daw sa mamumuhay nga daw nila dito nga daw sa kanyang lugar. Dito nga daw sa kanya nilang tinutuloyan ngayon kasi dito nga ito nga si Mira at ito nga si Barang ay tumutuloy nga sila dito nga sa dating simbahan na nasunog. So ito nga si Agatha ay habang naghahain nga siya dito nga sa kanyang lamesa ay dumating na nga ito nga si Deborah. So ito nga si Agatha ay tinatanong nga dito itong kanyang ate Deborah kung gusto na nga daw ba niyang kumain at tinanong nga dito ni Deborah kung nasan na nga daw ba ito nga daw mga bata at ang sabi nga lang dito ni Agatha ay tatawagin na lang daw niya pamaya-maya nga daw ito nga daw kanyang mga anak para nga makakain. So ito nga si Deborah ay sinasabi nga dito na hindi pa nga daw siya nagugutom. Kaya nga ito nga si Deborah ay nagpapasalamat nga siya dito nga kay Agatha
Agatha dahil na nga rin daw ay tinutulungan nga daw ni Agatha ito nga daw si Deborah. So ito nga si Agatha dito ay sinasabi nga dito nga sa kanyang ate Deborah na dapat nga daw ay mag ito pa nga daw si Agatha ang magpasalamat nga daw dito nga daw kay Deborah. Kaya nga ito nga si Deborah ay sinasabi nga dito na mas mahalaga pa nga daw dito ang pagiging pamilya at maaasahan nga daw sa lahat ng pagkakataon nga daw ang isang buong pamilya. So ito nga si Agatha dito ay natahimik nga sa kaagad dito at tinanong nga sa kaagad dito nito nga Deborah kung bakit nga daw sabi na natahimik dito. So ito nga si Agatha ay bumubulong na nga dito at sinasabi nga dito nga kay Deborah na ito nga daw si Joy ay mukhang may naaalala nga daw tungkol nga daw dito nga daw kay Fatima. So ito nga si Deborah dito ay sinasabi nga dito na ito nga daw si Joy noon ay bata pa nga daw at ilang taon na nga daw ang nakalipas. Kaya naman daw ay hindi pa rin naman daw sigurado dito kung totoong nakita o naaalala mismo daw ni Joy itong mga nangyari nga dito nga kay Fatima. So ito nga si Agatha ay sinasabi nga niya dito na nakita nga daw niya ito nga daw mga drawing nga ni Joy. Baka nga daw ito nga daw yung nakita nga daw ni Joy noong time na pinukpok nga niya dito ito nga daw si Fatima. Pero ito nga si Deborah ay sinasabihan nga niya dito ito nga si Agatha na kung meron nga daw alam nga daw ito nga daw si Joy ay sana nga ay noon pa nga daw sinabi nga daw dito nga daw kay Samuel. Pero hanggang ngayon nga daw ay hindi pa rin nga sinasabi nga daw ni Joy dito nga daw kay Samuel yung tungkol nga dito nga sa pagpatay nga nila dito nga kay Fatima. So ito ibig sabihin nga lang noon ay ito nga si Joy ay wala nga natatandaan at hindi nga daw niya nakita yung pangyayari nga na pagpukpok nga dito nga ni Agatha dito nga kay Fatima. Pero nga ito nga si Agatha ay sinasabihan na nga dito itong kanyang ate Deborah na huwag nga daw sila makampante dito nga daw kay Joy dahil na nga rin daw ay baka nga daw ay tinatago nga lang daw ni Joy dito ang totoo na meron nga daw siyang alam. Pero nga ito nga si Deborah ay pinapakalma nga na dito itong nga si Agatha at sinasabihan nga na dito na huwag nga daw itong mag-alala at siya na nga daw ang gagawa nga daw dito o magbabantay nga daw dito nga daw kay Joy para nga daw ay mapunta nga daw ito nga si Joy sa tamang landas. Kaya nga ito nga si Agatha ay mukhang nabunutan na nga dito ng tinig dahil nga sa mga sinasabi nga sa kanya nito ang kanyang ate Deborah. So nung nakauwi na nga ito nga sila pa dito nga sa kanilang bahay ay naabutan nga niya dito na naghihintay nga ito nga kanyang lolo at ito nga kanyang kapatid o ito nga kanyang kuyang si Miguel. So nung lumapit na nga ito nga sila pa dito nga sa kanyang lolo ay sinampal nga dito ni kanyang lolo ito nga si Rapa. So ito kanyang lolo ay galit nga dito nga kay Rapa dahil na nga rin daw ay palagi na nga rin daw napapaaway o ginarin daw nakikipag-away nga daw ito nga daw si Rapa at wala na nga daw silang ginawa kung hindi linisin nga daw ito nga daw mga kalat o ito nga daw mga gulo na ginagawa nga daw nito nga daw ni Rapa. So ito nga si Miguel dito ay inaawat na nga niya dito ito nga kanyang lolo dahil na nga rin ay gusto nga bugbugin nga ng kanyang lolo ito nga kanyang kapatid na si Rapa. Dahil na nga rin daw ito nga daw si Rapa ay wala nga daw malasakit nga daw dito nga daw sa kanyang pamilya. At kung ayaw naman daw niya dito nga daw sa kanyang pamilya ay nakikiusap nga ito nga kanyang lolo na wag sana nga daw ay wag na nga daw ito makipag-away o maghanap pa nga ng gulo at manahimik na nga lang daw. So ito nga si Miguel dito ay pilit nang inaawat dito itong kanyang lolo dahil na nga ay gusto nga suntukin pa ulit o sampalin pa nga ulit niya dito itong kanyang kapatid na si Rapa. So nung nakauwi na nga ito nga si Tomas at ito nga kanyang anak na si Pio ay sinalubong nga sila dito kaagad ito nga ni Rebecca. So ito nga si Rebecca ay ito nga yung asawa nga ni Tomas at ito nga yung nanay nga dito nga ni Pio. So napansin nga dito ni Pio na ito nga kanyang nanay na si Rebecca ay hindi nga ininom dito ito nga gamot at tinatanong nga na dito ito nga kanyang nanay kung bakit nga daw ba hindi nga daw niya ito ininom. At ang sagot nga lang dito ni Rebecca ay parang nga daw ay meron pa nga daw siyang inumin kinabukasan. Pero nga napansin nga dito ni Rebecca na ito nga si Pio ay wala nga ditong kibo at nung nagtanong na nga ito nga kay Tomas at tinatanong nga niya dito kung ano nga daw ba ang problema nga daw ba nito nga daw ni Pio. Pero nga itong si Pio ay tinanong na rin siya dito ng kanyang nanay at hindi nga agad ito nakasagot. Pero nung sumagot nga ito ay sinasabi nga niya dito na ito nga daw kanyang tatay na si Tomas ay pinagsinungaling naman niya ulit daw ito nga daw si Pio. So ito nga si Pio ay inamin na nga niya dito nga na isa nga daw ang umamin nga ng gulo dito nga daw kay
hirap pa dito nga daw sa isang bar. So ito nga si Tomas dito ay nagagalit nga siya dito at sinasabi nga na dito nga kay Pio na dapat nga daw ay todo bantayan nga daw niya dito ito nga daw si Rapa para nga daw ay wala nga daw masabi nga daw dito nga daw sila mayor sa pagbabantay nga daw nila dito nga daw sa kanilang pamilya. Pero nga ito nga si Rebecca ay pinapagalitan nga niya dito itong si Tomas na bakit nga daw ba pinagsisinungaling pa nga daw ba nito nga daw ng Tomas itong nga daw kanilang anak na si Pio. So ito nga si Tomas dito ay natatakot nga pala sa dito na mawala o baka palitan nga daw sa dito ng nila mayor pag hindi nga daw niya naayos itong nga daw mga gusot ng kanilang pamilya. So ito nga si Rebecca ay sinasabi nga niya dito nga kay Tomas na matagal na nga nanilbihan nga daw ito nga daw si Tomas dito nga daw sa pamilya nga nila mayor at huwag nga daw itong mag-alala at hindi naman daw ito aalisin ka agad-agad nga daw nila mayor dito nga daw sa kanilang poder kasi nga daw ay mahusay naman daw magtrabaho nga daw ito nga daw si Tomas. Pero nga ito nga si Tomas dito ay nag-aalala nga dito nga sa kanyang asawang si Rebecca dahil na nga rin ay may sakit nga ito nga si Rebecca at kung alisin nga ito sa trabaho ay hindi na nga daw nila alam kung saan nga daw sila kukuha ng ipang gagamot nga daw o ipang papahospital nga daw nila dito nga daw kay Rebecca. So kinabukasan nga ay ito nga si Rapa at ito nga kanyang kapatid na si Miguel ay nag-uusap nga sila dito at sinasabihan nga dito ni Miguel ito nga si Rapa na ulit-ulit nga daw nakikipag-away o nakikipaggulo nga daw ito nga daw si Rapa at sana nga daw ay wag na nga daw niya ulit itong uulitin pa at dito nga ay napag-usapan na nga nila ulit dito na ito nga pagtakbo ng kanyang kapatid na si Miguel at papalit nga dito nga sa kanyang lolo na bilang isang mayor. So ito nga si Rapa dito ay tinatanong nga na dito itong kanyang kuya kung bakit naman daw ba pumayag nga daw ito nga daw kanyang kuya na tumakbo o pumalit nga daw dito nga daw sa posisyon nga daw ng kanyang lolo at pinaalala nga dito ni Rafael na dahil nga daw dito nga daw sa mga kaaway o sa politika at kaaway nga daw ng kanyang lolo kaya nga daw namatay nga daw kaagad ito nga daw kanilang mga magulang. Pero nga ito nga si Rapa dito ay sinasabi nga niya dito na bakit nga daw lagi na nga daw sunod-sunuran nga daw ito nga daw kanyang kuya dito nga daw sa kanyang lolo. Pero nga ito nga si Miguel dito ay sinasabi nga niya dito nga kay Rapa na wag na nga daw itong magtanong at wag na nga daw itong kumontra at sumunod na nga daw ito dito nga daw sa mga gustong mangyari ng kanilang lolo. So ito nga si Mang Karol ay nananawagan na nga sa dito nga sa mga dumadaan nga sa kanilang parlor na magpagupit nga o magpaunat nga daw ng buhok dahil na nga rin daw ay hindi na nga daw uso ang mga kulot na buhok dito. So habang nananawagan nga ito nga si Mang Karol ng mga customer ay biglang dumating dito ito nga si Padel. So ito nga si Padel ay may dadala nga siya dito isang lata na hinuhulugan nga ng mga barya. So ito nga si Darling at ito nga si Mang Karol ay nagtanong na nga dito nga kay Padel kung paano saan nga daw ba ito nga hinihingin donation nga daw ito nga daw ni Father. So ito nga si Father ay sinasabi nga niya dito na gusto nga daw niya ipaayos nga daw ulit ito nga daw dating simbahan na nasunog para nga daw ay mas marami nga daw ang makapagsimba nga daw dito nga daw sa kanila kasi na nga rin daw ay napapansin na nga daw nila na unti-unti na nga daw kumukonte ang mga nagsisimba nga daw para nga daw sa kanila dahil na nga rin sa kawalan nga daw ng simbahan at mas lalong natuwa nga dito ito nga si Mang Tomas at ito nga si Dading dito nga sa mga gustong mangyari o mga pinaplano nga nito nga ni Father. So ito naman si Miguel at itong kanyang kapatid na si Rapa ay nagpapatuloy nga dito ng mga kampanya at namimigay nga sila dito ng mga flyer para nga iboto nga itong kanyang kapatid na maging mayor nga dito nga sa kanilang lugar. So dahil nga sa mga sinasabi nga ni Father Seb dito nga sa kanila ay napag-isip-isip nga dito ni Mira na baka nga daw ito na nga yung sinasabi nga ni Bro sa kanya na mas marami nga daw silang matutulungan at marami nga daw magsisimba sa mga pinaplano nga ni Father na magpagawa nga ulit ng simbahan. Kaya nga ito nga si Mira ay nilapitan na nga na dito ito nga si Father Seb para sabihin nga dito na nakausap nga daw niya ito nga si Bro. Pero ito nga si Mira ay sinasabi pa nga dito nga kay Father Seb na wag nga daw itong mabibigla sa kanyang sasabihin. So noong nagsaitan na nga ito nga si Mira at sinasabi nga na dito na nakausap nga daw niya ito nga daw si Bro kaya at nga nila dito ito nga mga sinasabi nga dito ni Mira na nakausap nga niya ito nga daw si Bro. So for today, yan na muna ang ating episode nga ngayong Monday dito nga sa Huwag Kang Mangamba. Kaya naman kung bago ka lang sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and click the bell button para lagi kang update sa mga ina-upload kong episode. So thank you for watching at see you in next episode. Goodbye!